Ayan, labas pa. Oh! Wow, sana. Ay, ignorante pa ako dyan, ah. Saan ko lang na kweba, yung kweba ni Miss A. Hi! Miss A, matagal na akong di nakakapasok sa kweba mo. No entry, exit only one way. Oh, sa akala ko doon lang sa kalsada ang may one way. Meron din pala dito sa Sulong Eco Park. Nasaan dito yung cave? Ha? Nandito ba yung cave? Ayun na nga, oh, dito tayo. Dito ang lagusan. Well, ayan. Ayusin lang natin daw. Ayan. Ganun na yun. Ay, matagal na akong na-fall. Opo. Hoy, tama na daw, baka tuluyan niya akong ihulog dito. Pahinga lang mo ya. Pahinga lang yan. Ninyo, nagkakamali kayo. Sabi ng Jollibee, ang sarap ulit-ulitin. Paano mo sabi? So, dito po talaga mahirap bumaba papunta ng kuweba. Crystal Cave, pero ayan. Para hindi ka tuluyang mahulog, kapit ka lang. Ayan, kapit lang. Kapit lang, mahal. Oh my God! Wow!
Galing ha, mabait niyo ha. So anyway, yung Sulong Cave po ay kilala siya bilang Crystal Cave. Kasi marami pong crystal kayong makikita pag nasa na. Nandyan ba si Crystal? Po, pinapakiusap namin na huwag hahawakan yung crystal. Kasi kalimitan, kapag nahahawakan yung crystal, ay nawawala po yung kinang niya at kinalaunan, nangyayari po parang ganyan na siyang tingnan, parang pero, patay na at parang karaniwang bato na lang. Pero pwede pong hawakan ng kamay ng kasama para maging patay na patay sa amin. Sir, kapag kasama nyo yung minamahal nyo, yun ang huwag palaging kakaligtaan, huwag hawakan. Kasi pag palagi nyo nahawakan, kumikinang siyang malakristal. Wow! Crystal ang hawakan. Depende na po yan sa kamay nyo kung saan nyo padadapuin na crystal. At nagiging patay na patay sa'yo? Depende na rin po yun sa hahawakan na crystal nyo. Ayun. Nabubuhay nga. Sabi nyo bang nabubuhay daw eh. So, yung kuweba po natin... Pero may kasama kami ball of crystal eh. kung sa titingnan nyo po sa itsura, mas matindi pa. Pero ano mas makinang? Sir, rare na yan, sir. Ayaw nga eh. Medyo antique na ba? Yan ang resulta, sir, pag maraming nakahawak na. Oh. Pero, pero hindi ito namamatay pag nakahawakan. Si ma'am nakapagsabi, nabubuhay talaga. Oo, oh, so tama na. Pero namatay lahat na buhok? Shaggy pa naman, sa gilid. So anyway, balik po tayo sa kuweba. Yung kuweba po technically is a warm and dry cave. Kasi kapag kayo po ay pumasok na dyan, definitely pagpapawisan po kayo. Pero wala naman po gaano malaking tubig na kayo makikita maliban lang sa mga tumutulong bato. Kaya nga, pinapakiusap namin at ipinapaalala kung sino man sa inyo ang mayroong sakit sa puso o kaya may asthma, pag-isipan nyo po kung tutuloy kayo at papasok pa. Pero kung broken heart lang po ang problema, huwag mag-alala, gumagaling na yan pag nasa loob na lang po. Okay. Ngayon, pag pasok natin sa kuweba, safety precaution lang po. Dito po, sa may bukana, medyo mabato siya, medyo rough edges po yung dadaanan ta. Tapos, mayroon din mga daan na medyo basa at madulas. Kaya uy, ingat tayo. Kapag basa, mababa, madulas. Merong paakyat at merong mga pinaghukayan din kayo dyan na makikita. Resulta ng pagmimina. Okay. Pwede rin po kayo mag-picture-picture dito sa loob, at kalabas ng kuweba. Ngayon po, yung kuweba, kapag nasa loob na kayo, marami kayong makikita ng mga rock formation, kagaya ng flowstone, rimdam stone, dripping stone, and draperies. Kung anong mga itsura niyan mamaya, ituturo ko sa inyo at ipapaliwanag pag nasa loob na tayo. Meron din po dyan mga stalactites o stalagmites at mga calcite stone na makikita nyo rin po. Maliban doon, meron din pong mga fossils imprint pa sa loob ng kuweba. So ngayon, yung mga bagay na yan, kapag nasa loob na tayo, ay ipapaliwanag ko talaga. So ngayon, kung ang lahat ay handa na, siguro pwede na tayong pumasok. Ano po? Vamonos! Okay, sige. Let's go! Ano pang hinintay ninyo? Pasok! Guys, after ng... orientation ni tour guide ay papasok na po kami dito sa kuweba ng Sulong Cave. Ayan. So, abangan po ninyo ang aming mga video sa loob. And siyempre, isi-share pa rin po namin. At sa gusto pong pumunta dito para makita ninyo ng personal, huwag lang po kakalimutan, i-contact lang po si Papa Will para sa kumpletong impormasyon. Okay, so ayan nga guys, para na tayo tour kayo dito sa Sulong Cave, no? So nandito naman tayo at papasokin natin ang dapat pasokin kayo. So kasama natin ang BBA troop ang vloggers natin. Kaya abang-abang! Tapos tumulog po siya papunta doon sa may limestone na may sulfur. Ayan po, namumuti at kumikintab siya. Doon nagsisimula na magkakaroon po ng crystal formation. Ayun, dito naman po, medyo nilalimstone siya. Bakit? Kung ayaw na ng pangundangan at hindi gaano nagpapahalaga sa kaligasan. Yung iba naman siguro pinukuha yung mga kristal na nakikita nila dito at pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbibenta.
Kaya ayan po, nag-iwan na siya ng malaking hangga. Pero ang kagandahan naman po, nakikita ninyo, may mga puti na po siya na nag-coat, tinatawag namin crystal coating po yan. So, para tandaan po yan na yung kuweba ay nag-revive at gumagaling na. Eventually po, tutubo po muli yan at mabubuhay muli sila. Sana all tumutubo pa. O, gaya po ba ng puso na medyo nabigo at medyo naging sawing palad ba siya? Kapag nakakita ng pagong pagmamahal at tumalay muli, nabubuhay siya. Mumpon? Oo. Let her go. Ang wish ko lang, sana tumubo din ang buhok ko pag galing ko dito. Yeah. Patulo ka dito ng tubig. Depende na lang po kung sino ang pwedeng pahawakin nyo yan at mayroong ano? Para mabuhay yan. Kagalingan para tumubo. So dito na po tayo. Nandito na talaga tayo. Padaan po ako. Dito pala. Dito po tayo. This way. He is the way. Opo. The light. Follow me. Don't follow me. Si B. Okay. Ingat po kayo ha. Ingat. So ayun guys. Papasokan kami. Dito lang kami guys sa loob. Oh, malamig talaga dito sa loob. Ayan. Tuloy lang po kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo. May dalawang uri ng crystal. Meron po ang sulurki. Ito yung tinatawag na fluorite crystal. Yan naman ko yung tinatawag na quartz crystal. Ang pagkakaiba, ito ay mukhang bubog siya. Mukhang yung para transparent siya, okay. Clear. Mukhang pinagbasag-basag na baso o bote ba? Ang dating mo, ang titingnan mo. Itong column na to, mataas ang content niya ng fluoride. Yung kagaya po sa toothpaste. Kaya ang pagkakabuo ng crystal niya ay tinatawag namin fluorite crystal. Yun naman po, nag-solidify lang siya, naging frozen lang, mataas lang yung content ng calcium niya, kaya tinatawag namin siyang quartz crystal. Okay? So yan po yung dalawang uri ng crystal mayroon dito sa loob ng kuweba. Okay? Dito na po tayo. Ngayon po, on this part, mapapansin po ninyo, medyo nakakalungkot nga lang, medyo na-damage po yung portion ng column ng kuweba. Yung iba, nangitim at pinutulan pa. Yung iba ng crack? May crack po. Opo, ito yan. Sanhi po yan siguro nung pagmimina na nagkaroon po dito 25 years ago. Wow. Na kung saan yung Tiger Mining Company from Camarinesur ay nagpunta at nagkaroon ng aktibidad sa pagmimina. Pero sa kaunahan, ang pakay po nila ay kumuha ng guano. Alam niyo po yung guano. Ang guano ay yung ipot at pupo ng paniki. Now, which is nakadikit, opo, nakadikit yung sa mga limestone, kinukuha nila kasi ginagamit po yun na panghalo sa paggawa ng organic fertilizer. Ay, yung sa soup naman. Yung sa soup naman, ay yung, opo, itlogan ng balin sa sayawan. Sobrang ganda po talaga. Alin po, itong crystal na iniilawan po ninyo? Nagtutubig-tubig siya, guys. Mas lalong maganda po yan kapag humarap na sa inyo. O, yung po makikita ang ganda talaga mismo. Opo. Makikita niyo siya, guys, ang tunay na crystal. Tunay na tunay ang crystal ang dating. Kapag naka-up. Organic ito, organic. Natural. Kala ko at walang halong chemical yan. So ayun po, nakikita ninyo, papansin, nakakalungkot nga lang kasi yun ang iniwan ng sanhi ng pagmimina. Later on, kaya natigil yung pagmimina nila kasi siguro naging illegal na yung operasyon dahil yung ang mga ginagawang paghuhukay nila ay hindi na maayos at maaring mayroon na silang hinuhukay na iba. Opo, hindi nga lang namin mapatunayan may kung iba ng rason. Opo, kung ako ano dami yung din mga, po, iba din yung hinuhukay ko. Pero anong kuweba pa yung hinuhukay nila? Yan po, hindi ko po yan mapapailiwanag at hindi ko po yan alam. Alam nyo po sa mga bagay na yan medyo innocent ka pa, ayun. So, very innocent yan si Kuya. Pagdating po sa pagmimina, medyo kailangan ko pa ng experience ya. Yun. Okay po. Bababa na po tayo, ha? Ingat po. Sige. Follow the leader. Ingat po sa pagbaba, ha? Ingat po. Let's go. So, this way po. Sana all may ring light. Ani kulang. So, with this part naman, sabi niyo po, hindi lang dinala ni Bon yung amplifier niya. Hindi lang dinala yung mixer. Wala pa.
kasi dapat ilogin ang sarili. Kasi ako walang ilogin ako. Paano naman may video at maliwin? Okay lang. Ngayon, sana all may LED light. Daw, hinahanap. Crystal. Ang kalimitan po, ang kalimitan sa linyas tayo sa loob. Sinasabi nila ay movies octopus. Kaya movies jellyfish. Yung iba naman nagsasabi ay hugis daw ng mangkukulam na mahaba ang kamay. Ano yan? Ano ba talaga yan? Depends sa inyo po. Kung bawat isa ay may kanya-kanyang opinion at may kanya-kanyang karapatan kung anong palalabasin niya sa imahinasyon niya. Kuya, dahil may kasama tayong walang buhok, so tingin ko niyan wig. Pwede. Pwede na rin po. Pero dito naman, kung titingnan po natin, ito naman po ay malaking ulo. Kaya lang, tamang-tama, nabanggit niyo yung wig. Alin ba ulo? Ito. Ito. Ayan po. Tinatawag namin siyang dripping stone. Mga tumutulong ba ito? May tulong. Yan naman po yan, kapag tumutulong, yung mga tulong po dyan. Lugo ka po, may tulong ka po. May tulong. May tulong. STI? May tulong. Yung tubig na tumutulong. Hindi STI, SDI. STD pala. Mineralized po siya. Pero hindi namin sinasuggest na ipampahid nyo o inumin ba. Kasi kailangan suriin at padaanin pa yan sa isang laboratory test. Experto. Opo. Lab test. Opo. Ano ba nga yung lab test? Yung sukatan ng pagmamahal? Lab test, oh. Ganun po ba yun? Okay. Ito naman po ay isang uri ng bato na kung tinatawag namin ay mala dinosaur ang hugis niya na mahaba ang leeg. Dinosaur. T-Rex. Opo. Yung T-Rex po, ayun po, kung nasa taas ka, yung bato na yon, yun ang hugis T-Rex po siya. Opo. Opo, dito na tayo. Opo na yan na hugis crystal din. Ano kaya ang image naman ang nabubuo? Ay, nalobat. Parang madami silang grupo. Kaso, ng mga... Hindi. Yan na nakatayo. Yan nakatayo po. Mama Mary. Yan. Tama po yung sinasabi mo, sir. Karamihan po, nagsasabi si hugis o image daw ni Mama Mary. Nakatingan na. Parang grotto. Nakatingan na. Niya. Yung tumadasal. Opo. So, yan po nababantay sa atin dito. Mukha yata nagkapaproblema itong ilaw po. Yan. Ayan guys, parang... Pagaan po. Inaano tayo ng mga elemento dito. So, ito po, kalabi. Bahagi ng mga halintulad nyo, nakakita na po ba kayo ng amethyst rock? Hindi po po. Yung amethyst rock ay ganyan din po ang kulay niya. May pagkakahalintulad po siya sa amethyst ba? Opo. Kaya nga, kung titingnan nyo po, dito sa inaapakan natin, may mga ganyan po. So, maaaring sa ilalim niyan, mayroon pang mga nakabaon at mayroon pang mga deposito ng tinatawag na calcite.
dyan, dahil located siya sa baba, ay stalagmites. Mites. Stalag means ceiling, taas. Stalag means mites. Ground. So, now, itong uri ng mga bato, nahugis nila kung pag-aaralan na titingnan ninyo na malarized terraces ang mga forma nila. Ang tawag po dyan ay rim dam stone. Ngayon naman po, yan mga bato na yan ay buhay. Yung stalactites po, lumalaki at mahaba din po yan. Uy, sana all bumahaba. Pababa. Ito naman ang stalagmites, buhay din po yan. Eventually po, hundreds of years or more or even thousand, kapag dumating po sa punto na sila po ay nagdugtong at nag-connect, ang nangyayari po ay ganito. Ganun po siya. Ay kolom. Ang kolom po ay nagsisilbing haligi o pillars na nagre-reinforce o nagpapalakas sa kisan o sa ceiling ng baba at sa ground flooring niya. Pero kapag ang kolom po patuloy na lumalaki, patuloy po siya na nag-expand o mahaba, siya po nagiging dahilan kung bakit ang kuweba ay nagsisikip at eventually nagsasara. Ayan. Malimang ba po, nanangin ko kayo, ano kaya hubis ng bato para sa atin? Hipopotamus. Octopus. Ito naman po ay parang hugis tao na nakaupo, sinasabi nila parang hugis nila. Yun naman po nakadikit doon sa kolom na yun ay ulo ng pating na nalaki ang bunga at patuloy ng kolom. So, Abawin, saan lang tayo? Ikaw ang bilik na dumadaloy dyan at tinatawag po namin siyang Crystal Falls. Sana all na po falls. May bow, may sticks dito. Ngayon dito naman, mag-iingat po. Dito naman po, mayroon kayo makikita rin, tinatawag namin siyang two-headed sheep, dalawang ulo ng balita. Pero sa iba, tinatawag siyang angel's wing. Pero kung mahilig kayong kumain, chicken wings ay okay lang. Buffalo wings. Buffalo wings, sabi ni Sir, pwede na rin. Parang ano? Showman. Parang dumupunta ka sa yang mat ba? Parang show may pinabaliktad. Ito naman po, sabi ng iba, paanang higante. Hindi nga lang siya nakalusot. Yung iba naman, ay to. Oh, parang suka ng pato. Ayan. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Depende sa imay-imay-imay-imay-imay. Ito naman po, ay isang uri ng bato na hugis pala ka siya. Tinatawag namin siya ang wood rock stone. Yung panisuka ni Naruto. Oho. Suka gibun siya. Ay, naiing kuhan. Mukha yata. Samunin technique. Samunin technique. Kilalang-kilalang mo si Gamabunta. Yo! Updated siya. So anyway, sir, ano yung nasasako, sir? Alin? Wala naman po yan. Mga bato rin po yan na nakalagay din dyan. Dyan, sir, meron pa yan? Meron pa po yun hanggang doon sa dulo, pero hindi na tayo pupunta. Ano, yung mga nagmina dito, sir, may nakuha ba sila? Marami. Definitely, meron. Pero hindi ko masasabi kung anong nakuha nila. Sino ba yung nagmina? Hindi pa. Nung... Tiger Mining Company ang pangalan nila. Pero as private sila. Property to. Nung nagmina, sila ma'am na to? Hindi pa. Ito, nabili lang ng pamilya Marino 12 years ago. Pero yung pagmimina, na yung nangyari 25 years ago. So, nung nagkaroon ng pagmimina dito, hindi pa to pag-aari ng pamilya Marino. Technically, yung kuweba is public. Pero kung saan located yung kuweba na lupa, ay private. Private. Pa-shoutout sa mga taga-Libon na naiwan. Ayan, naiwan.